Alright mga kabetski, so ayun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Betski ng Rider's Heart TV. So ayan po guys, simple tutorial lang po kung paano mag change oil at saka change gear oil, and then yung setup po ng oil change sa ating indicator. So ayan po guys, huwag na po natin patagalin, umpisahan na po natin. Let's go. Alright guys, ito po yun, ito. Dito po yung ating bubuksan sa ilalim po. Tapos 12 po yan, 12. Ang pagbukas po nito, hindi po pa ganun. Hindi po pa kanan. Pakaliwa po, pakaliwa. Tutulak lang po natin na pakaliwa. Yun. Okay. Tapos titi na po natin siya. Yan. Dami pala. Ayan. Ayun guys, ayan po yung tamang pagbubukas. Huwag niyo pong pwersahin, pati po yung sa pagsasara, huwag niyo pong pwersahin. Okay. So ayan guys, pag natapos na po natin i-drain, ibabalik na po natin yung ating tornilyo. So yan, papunta naman po sa kanan. So yan guys, pag hinigpitan nyo po, huwag po gaano siyang mahigpit kasi may tendency po na malos thread po siya. So dapat po, sakto lang po yung paghihigpit niya. Okay. Yan. Dating pwersa yan. Kasi pag pinwersa na, may tendency po siya na malos thread. So, yun po. Okay. So, lipat naman po tayo sa pagsasalina ng langis. Dito po siya. So, piitin lang po natin ha. Guys, konti. Okay. Dating punas. Tapos ang gamit ko pong langis, ito pong sa shell, pang scooter, ginawa po talaga pang scooter. So 1040 siya, AX7. So tatry po natin siya. Kaya yung nakaraan po, pang Honda yung nilagay ko. Ngayon, ito naman ang bagong, may bago po yung shell na ginawa. So tatry po natin siya. Yun. Yan po. Sali po natin. Right. Yan po. Yan. Yunas. Ating punas. Tapos sara na po natin. So, ayan guys, dito naman po tayo sa pag-change ng gear oil. So, ayan po. Dito po tayo mag-drain.
at dito po tayo maglalagay. Magkasunod lang po sila, hindi po itong isa, yung pangatlo. Makikita niyo naman po, parehas silang tanso yung washer. So yung parehas yung tanso, yun po yung bubuksan lang po natin, hindi po itong isang pangatlo. So ito po yung nasa ilalim, dito po tayo mag-drain. So ayun po guys, pagbukas naman po nito, papunta naman po pag ganoon, papunta sa kaliwa. So ayan. Ayan. So yun na yung gear oil natin. Ayan, kita niyo po, tumutuloy na yung gear oil natin. Ganda pa ng gear oil natin, ah. Ayan, so hayaan po lang nating ma-drain habang binubuksan naman po natin itong taas. Boom. Ayan po guys, yung makikita nyo, parehas po silang tanso. Ayan. Parehas po silang tanso. So, yung kabila po, hindi. Takot na lang po yun. Para dun pa sa tabing brake. So, kung makikita nyo guys, hindi sila pantay. So, ito pong maliit, ito po yung nasa ibabaw. Yung maliit. Tapos, ito pong mahaba, ito po yung nasa ilalim. So, huwag po natin kalilimutan. So, iba po sila. Pang ilalim po yung mahaba at pang ibabaw yung medsir. So, huwag nyo rin pong kalilimutan yung washer na mawala. Okay. Balik na po natin itong malaki. Ilalim. So, ganun rin po ang pagsigpit po nito. Ay huwag po masyadong persado kasi pwede po siyang malostred. Yung tipong... Oh, okay. Okay na po. Ang higpit. Yung huwag persado. Okay, tapos dito naman po. So, ito pa rin po yung gamit ng gear oil. Sa cell pa rin po, advance. 15W40. So, ayan po. Scooter pa rin po. Pang-scooter pa rin po talaga siya. Shell Advance gear oil. Kagandahan lang po nito. Ito, mahaba na po. Tutusok na lang po natin siya para siya may salin. So, tapasin lang po natin yung pinakadulo. Meron na po siyang butas. So, ayan, butas na po ang dulo. Pwede na po natin siya pasok dito. Tak-tak. Ginagawa mo. Ayun. Saan na po natin ilalagay yung ating maliit na tornilyo. Okay, ganun din po. Huwag po natin gaano versing sa pag-pit. Baka mag-off-red po. So, ayun. So, ayun guys. Iseset naman natin sa mga 2,000 siguro or 2,500 para mawala naman yung oil change. So, ayan guys. Ito lang po ang pipinditin nyo. So, yung dalawa na po to. Pagsasabay nyo po sila. Ayan. Kung makikita nyo po, nagbibilink na po dito sa taas yung oras. So, para lumalipat po dito sa setup ng oil change sa kung ilang ang kilometer ang kailangan, lilipat po natin siya. So, dito lang po. Ayan. So, nalipat po sa
oras. Pindot ulit, 1 minute. Pindot ulit, dito nag-zero na siya. Tapos, oil change, nag-blink. Tapos, 1,000. I-set po natin siya. O, so 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000, 5,500. So hanggang 6,000 po siya. So set up lang po natin siya ngayon ng 2,000. Yan, para paglabas ng oil change ili. So ayun, i-set na po natin siya. So yun, oh, naku, kung makikita nyo po, meron pa rin oil change. So subukan po natin patayin. So, tignan natin ulit. So, meron pa rin po. So, ayun guys, ginawa natin lahat. So, hindi pa rin natatanggal yung oil change. Meron pang isang option. Try po natin ha. Patayin po natin yung engine. Tapos, didiinan po natin to. Tapos, bubuksan po natin yung engine. Ayun. Yun po, nawala na po. Nawala na po siya. So, yun lang po guys. Ganun kasimple po. Kung hindi po natin ma-set up dito, yun po yung last option natin na gagawin. Maraming salamat po at sana kahit pa paano eh, sa simpleng tutorial na to ay may natutunan po tayo. Ngayon po sa mga bago po lang sa aking channel, wag nyo pong kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe po. And then click nyo po yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng video na aking i-upload. So yun guys, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Bye-bye!